12 o'clock kayo ng tanghali dito. And usually dito sa spot na to, sobrang dami talagang tao kapag lunchtime. But yes, nakakagulat. Kasi wala na masyadong tao sa labas. Well, maybe because pa rin din sa fear dun sa coronavirus. Pagising ko kanina, nabasa ko na umabot na ng 763 yung cases according dun sa corona map nila dito sa Korean website. And since kagabi pa, naghahanap talaga ako ng mask. Kasi wala na talagang mabilihan, as in yung mask na sobrang dali mo lang mabili sa mga convenience store, sa mga kahit sa mga makeup stores, madali mo lang yan makikita. Kaya lang ngayon, wala na talaga. So ang mission ko is maghanap ng store na meron, kasi kahit ako medyo natatakot na din. But for now, pupunta muna ako sa post office, and usually pag lunchtime din is ang daming tao dun. So let's see. And after that, sana makahanap na ako. Ayan, ako na lang talaga yung walang mask dito. So everywhere may mga nakapaskil na silang ganyan. So yung 133 na yun yung hotline kapag naka-feel ka ng any symptoms. Pwede din yung foreigners dyan. So let's go. So pagpasok mo pala sa mga establishments, makikita mo na ganyan. Puro mga sanitizing. And news everywhere. And mag-start na talaga ako ng mission ko for today, ang makahanap ng mask by hook or by crook. Kahit sa mga online, siguro nag-try ako kagabi. And then, waiting list daw ako pang 800 person. Yun lang yung nakita kong available. But hindi ako naka-order kasi next month pa yung dating niya. Anyhow, itatry ko na lang talaga sa mga convenience stores nearby. Sana makahanap ako. Let's go. Ito na lang yung natitira. Pero itong mask na to, cloth kasi siya. So, wala naman talaga siyang protection. Kumbaga, tingnan mo nga, fashion mask. Anyhow, let's try pa sa ibang store. Baka meron pa. So, next stop ito sa Olive and Young. Dito, sure talaga na laging meron. So, let's see kung may scarcity na rin dito. Sige, hoksi mask ka isa'ya? Mask 이제 없어졌어요? 다 잘렸어. 아, 나 나 린다오. 오케이, 네거티브 파렌 sa second store. 이거 pupuntahan ko pangatlo na to. Hopefully, meron na. Wala na talaga yung wala. Fail na naman yung pangatlo. Wala na rin kahit yung sa kids. Kagabi may nakita pa ako sa kids, pero wala. Pero pa ako nakakikita, may dalawa pa akong stores na pwedeng i-check. So, let's go. Ang huling pag-asa ko. So, sabi niya, pwede ko naman daw itong gamitin. Kaya lang yung size mas maliit. Anyhow, ito na lang tayong pag-asa. At medyo overpriced siya. Yung ganitong mask kasi for 8 hours lang. So, let's see. Itatry ko muna isa. Ito, nakabili na ako. Pero grabe, sobrang liit. At saka hindi ka na makahinga kasi nga for kids siya. Kaya lang pupunta kasi ako sa March. So, medyo mas public area. So, dapat at least meron lang. Meron ding tig isang branch yung dalawang malaki na mall dito sa Korea na temporarily closed. Yung ang alam ko nung una is yung food court area lang nila kasi dun daw yung whereabouts ng isa sa mga patients. So kaya
sinara nila. Yung isa sa Gangnam, yung isa sa Yeongdong po. Ito parang drugstore dito. Ito na lang din yung mga natirang mask. Wala na yung talagang prescribed na mask. So unlike na mga kumakalat sa mga Facebook, kanya na may scarcity ng food, stocks and supplies, dito okay pa naman siya. As you can see, wala naman pa ako nakikita ng mga empty shelves. So feeling ko hindi pa naman siya nasa part na kailangan talagang mag-stock na ng mga food dahil hindi na pwedeng lumabas. So anyhow, better pa rin na may stock ka para ready in case na magkaubusan ng stocks. So kakatapos lang natin sa Mart and hindi ko talaga magamit yung mask na nabili ko earlier. Medyo mahal pa man din siya. Siguro mga nasa close to 120 pesos siya. Which is not usual kasi napakamura lang nun. Sobrang pangbata at ang sikip, hindi ako makahinga. But still, ang desisyon ko na lang is hindi lumabas ng bahay today and tomorrow since rest days ko naman. May nabalitaan na rin kasing may Filipino na case. Actually, kagabi, mga 7 p.m. yun, naglabas ng statement yung embassy na wala pa namang Filipino na affected nung virus. Apparently, kanina umaga may nabasa ako na meron na daw. So, I think mas lalong higpitan ng mga employer dito, yung mga nag-work dito sa South Korea na hindi na muna lumabas. And ang best advice is sumunod na lang muna sa kagustuhan ng mga employer para rin naman sa safety ng lahat. So, for me, baka sa bahay lang ako today and tomorrow. And kung hindi naman kailangan lumabas at kaya naming mag-work from home, baka soon maglabas na rin yung company ng advisory kung ano yung pwede namin gawin. Dahil after visiting 1, 2, 3, 4, 5, pati sa Mart pang 6 na stores at naghanap tayo and wala pa rin tayong nakitang mask, mag-stay na lang muna tayo ngayon sa bahay since rest day naman. And yun naman yung pinaka-advisory, kung hindi kailangan lumabas, stay na lang sa bahay. So, nag-shop na rin ako ng pwedeng lutuin on my own para hindi ko na kailangan lumabas. Anyhow, still keep safe everyone. Bye!